alternative lifestyle. Ako nga pala si Batara. At sa video na ito, mag-uusap lang tayo kung ano ba ang ganap ko nitong nakaraang linggo. At may ituturo din ako sa inyong klase ng insenso or pamamaraan kung paano gumawa ng insenso. Kaya kung interesado ka sa mga gantong bagay, panoorin mo ang video mula sa simula hanggang sa dulo. Okay? Ngayon itong nakaraang araw, nakikita namin na nagtatransition na tayo mula sa tag-init papunta sa tag-ulan. So may mga panahon na aambon tapos sisingaw lang yung init. So magkakaroon tayo ng pagkairita sa ating katawan dahil maalinsangan. Isa itong senyales na talagang nagkakaroon na tayo ng approaching na tayo papunta sa tag-ulan. Ngayon, mabalik lang tayo ng konti, no? Backward muna tayo sa mga panahon na kung saan namumuhay ang ating mga ninuno. So nung panahon ng mga ninuno natin, wala namang kalendaryo. Nung panahon ng mga ninuno natin, walang tinitignan kung anong petsa araw-araw. Ang panahon or ang kalendaryo ng unang panahon ay nakabase lang talaga sila sa mga galaw ng kalikasan or mga pagbabago ng panahon. Dito nila nalalaman kung kailan dapat magtanim, mag-ani, or kung ano pa mga bagay-bagay na pwedeng gawin nila sa kanilang pamayanan o sa kanilang buhay. Kaya napakahalaga ng buong kapaligiran sa ating mga ninuno. Ganun din lalo na sa mga babaylan. Ang mga babaylan din, ang siyempre, ang pinaka-responsable na mamahala sa kabuuang kalendaryo ng mga ninuno natin. Kasi nga, when I say kalendaryo, pag sinabit yung kalendaryo noong unang panahon, hindi ito nangangulugan na yung kalendaryo na binubuklat-buklat natin o tinitingnan natin sa ating mga phone para malaman ko ng petsa, ha. Ulitin ko lang, ang kalendaryo na tinutukoy ko ay ang panahon, ang buong kapaligiran, ang kalikasan. So, eto na, going back sa ating present time, tag-ulan ng approaching tag-ulan na tayo ngayon, at kailangan na natin gumawa ng parang isang seremonya para salubungin natin ang pagdating ng timog kanlurang hangin o sihabaga at ang ulan sa kalangitan. Dahil itong dalawang diwata na ito o ang dalawang enerhiya na ito ng kalikasan ang talagang mamumutawi sa mga darating na mga linggo. At gusto natin na makahingi tayo ng gabay at basbas na sana kung ano man yung mga dumating na ulan at mga hangin sa darating na mga linggo ay hindi mapaminsala. Ito dapat ay mapagbigay ng biyaya or sapat lang na maibigay na tubig sa kalupaan para madiligan lang yung mga tuyo nating mga parang or yung mga kagubatan, mga puno, mga halaman. Mabigyan lamang ng sapat na tubig at hindi tayo bahain. So, ang isa sa mga responsibilidad namin bilang isang mga babaylan mula noon pa sa mga ninuno namin magpasa hanggang ngayon at maging tayong lahat ng mga tao na magdasal or mangampo sa kalikasan upang humingi ng basbas at tamang gabay na sana, yun nga katulad na banggit ko, hindi tayo bigyan ng masalimuot na uri ng panahon o hindi makapaminsalang ulan at hangin. Meron kaming 7-day ceremony na pag-honor. Nagbibigay kami ng egg every day, once a day. Actually, pwede nyo rin gawin to, no? Once a day, pwede kang maglagay ng itlog sa kung saang bahagi ng bahay na dedicated para doon lang sa seremonya na yon. Gumawa ka ng space na corner mo doon na maglagay ka ng egg every day. Tapos, doon sa lamesa mo, hindi lang itlog ang ilalagay mo, kundi maglalagay ka rin, nagsisindi ka rin ng insenso, parang bahagi ng iyong pagdarasal. Tapos, gumawa kami ng, gumawa kami ng ganito ng banga na mayroong baybay na nakasulat dito. Ayan. Ito ay ang dasal namin sa ulan. So, sinulat namin dito para sa 7 days, automatic na mayroong kaming banga na nadudunay yung intention namin or may palayok na nadudunay yung intention namin. Tapos, lalagyan namin ito ng bigas o nilagyan namin ng bigas. And then, yung bigas, lalagyan namin sa ibabaw ng something na panakip. At doon sa ibabaw namin ilalagay yung insenso. Tuturo ko din sa inyo later. And then pagkatapos noon, 'di ba may bigas siya. May 7 itlog na rin na nakahanda pero hindi lahat nakalagay sa altar. Ang gagawin isa-isang ilalagay every day. So okay, step by step muna tayo. Una, syempre, nakalagay na dapat yung bigas doon sa banga. Tapos pagkatapos nun, or sa banga or sa paso, tapos ilagay mo na sa isang corner kung saan ka magdedicate ng 7-day ceremony or prayer mo. Tapos magsindi ka na ng insenso. Ituturo ko sa'yo kung paano gumawa ng specific na insenso para lang mismo dito sa ceremony na to. At pwede rin gamitin sa ibang bagay. Pagkatapos, ilagay mo na yung itlog sa katabi ng banga or palayok.
no, na may insenso. At magdasal ka kung ano man yung gusto mong sabihin na sana ngayon darating na pag-ulan ay hindi maging ganun ka pamapinsala ang iyong ibibigay na hangin at ulan. Ganon. And humaharap kami sa Timog Kanluran kasi si Habagat nagbumbula siya sa Timog Kanluran. And also, syempre, ang ulan nasa kalangitan. Kaya pwede ka rin tumingalak habang nagdadasal or pwede ka rin naman na tumungulang at magdasal ng mala ng mataimti. Okay, doon na muna tayo sa kung paano ba talaga gumawa ng incense na sinasabi ko na insenso. So, ganito siya ang kalalabasan. Mga bilog-bilog na mga incense. Natin para mas makita niyo. Ayan. Gawa ito sa bunot. Ayan. And then, may mga nakapaloob lang dito. Kung mapapansin ninyo, mayroon na rin akong smudge stick na gawa rin sa bunot. Pero ito mas madali ito at mas mabilis itago. At maliliit lang talaga at hindi rin sulasok yung kanyang ibinibigay na usok. This is really best, no, para sa paggawa po ng pagdarasal. So, kung magdarasal ka, devotion mo, daily devotion, napakadali niyang gawin sa daily devotion dahil maliliit lang at hindi ganun kasulasok yung usok. So, mga kailangan ka lang dito ng bunot, syempre. At yung bunot na gagamitin, ang ina-advise ko, wait lang. Yung bunot na gagamitin, di ba, ito yung nyog. Ito kasi natatanggal na. Yung mga nakalagay sa dulo, yung mga nakaganito, yung pinipit, pwede mong pitasin, yun ang pinaka-advisable para sa ganitong klase ng incense. So, pwede kang bumili niyan sa palengke or hingiin mo na lang sa kung sino mang nagnyog or kung meron kayong mga stock ng nyog sa likod bahay nyo, tignan nyo na lang. Kung wala, marami sa palengke nito. So, ang gagawin lang naman natin dito ay i-prepare din natin ang ibang bagay. Katulad ng lana or yung langis ng nyog, kailangan nyo rin ng ilang-ilang oil. Ang ilang-ilang oil is optional pero napakaganda ng ilang-ilang oil dahil mas mahalimuyak yung labas ng inyong insenso or usok kapag sinunog nyo na. So, ang lana naman, ito ay mag-i-empower or bibigyan ng bas-bas pa ang inyong ginagawa. Dahil ang nyog, of course, ay sabi ko nga lagi, it's a very powerful and sacred tree sa mga ninuno natin. Dahil kapag may nyog ka, lahat na yata ng pwedeng gawin para mabuhay, eh pwede mo makuha sa nyog. Tapos, kailangan rin natin gumamit ng almeres. At syempre, kailangan rin natin gumamit ng mga herb or mga kailangan natin na ipaloob sa loob ng insenso. Ito ay ang dalawa lang kailangan natin para sa specific na incense na gagawin natin today para sa pagdarasal. Yung kamanyang, yung kulay brownish or parang grayish yung dating. So, yun yung kamanyang. Di ba pag bumibili ka ng incense kamanyang sa antindahan, may partner siya lagi. Hindi mo kukunin yung gold. Kukunin mo lang yung parang lupa. So, yun lang. And then, gagamit ka ng kulantro. So, dalawa lang ang gagamitin mo. Kulantro at saka kamanyang. Yung dalawang yun. Then, paghaluin, dikdikin nyo lang sa mortar and pestle or sa almeres ninyo. Kapag nadurog nyo na yun, iset aside ninyo muna. Ang gagawin naman natin, yung mga bunot na ito, ay hihimay-himay natin sa pinakamaninipis or makamalahibla na pamamaraan. Kumbaga, paghihiwa-hiwalay natin ang hibla ng nyog. Hanggat maaari, huwag tayo matitira ng sobrang makakapal na magkakasama, magkakagrupo. Gawin natin buhaghag as much as possible. Tandaan, the more na mas buhaghag ito, the more na masiwahiwalay ang mga bunot, ay mas magandang gawin. Okay? At mas magiging maganda rin ang kanyang pag-usok later on. No, kapag nabuhaghag mo na siya, dito mo na ibubuhos ang ilang bahagi ng lana at ng ilang-ilang oil. Ito, kapag nabuhos mo na siya, hindi mo kailang lunurin ng todo ha, kasi syempre, mahihirapan naman tayo ikulumpong ito kapag sobrang basang-basa. Yung tama lang na alam mo, nabasa na yung buong mga nyog na binuhaghag mo. Ako kasi personally, binubuhaghag ko pa ulit siya kapag nalagyan na ng lana para talaga maghiwa-hiwalay siya. At minimake sure ko din na hindi sobrang basang-basa ng mantika or ng lana or ng oil. So, ibubuhaghagin mo lang siya ulit kapag nabasa mo na. Kapag nabuhaghag mo na siya ulit habang may mga langis na siya or lana and ilang-ilang oil, ang gagawin mo, gagawa ka ng parang isang nest or isang pugad na maliit lang na pugad. Tansyahin mo lang siya, hindi lalagpas sa palad mo yung bilog, okay, nung flat. Ipa-flat mo lang siya. Good enough, hindi ka kailangan maging perfect sa pagpa-flat. Basta lang ma-flat mo siya tapos parang makagawa ka ng parang nest type or pugad. And then doon mo ilalagay ngayon yung ilang dinurog mo na kulantro at kamanyang. So ibudbud mo lang yun doon, lagay ka na medyo may karamihan. Tapos ikulumpong mo siya or ibalot mo siya. Pagkabalot mo, may mga malalaglag talaga dyan. Basta ibalot mo lang siya hanggang sa
mabalot mo siya ng tuluyan and then i-roll mo siya sa palad mo. Ngayon sa pag-roll sa palad, kailang idiin mo talaga siya as much as possible. Medyo nakakangali siya sa kamay, pero worth it naman siya gawin. Habang iniikot-ikot mo siya para mas ma-achieve mo yung pagkabilog at mas maging siksik siya. The more kasi na mas maging siksik siya, the more na mas madali siyang i-store or mas madali siyang itabi. Kailangan ang goal natin is maibilog siya at maisiksik. Then, yun na, that's it. Pagkatapos mong gawin, pwede mong ilagay sa jar, pwede mong gamitin na diretso, hindi mo na kailangan patayuin, diretso ng sisindi yan. Tandaan na the more na mas tuyo yung nyog, much better. Huwag kayong gumamit ng mga bunot na mga basa pa or yung mga fresh kasi mag-aantay pa kayo ng ilang araw niyan para gamitin to. Actually, sa palengke, mga tuyo naman na lahat ng mga binibigay doon. So, wala ka nang aantayin araw pa. Magagamit mo na kaagad. So, ayun lang. And pagkatapos nun, pwede ka nang magdasal. Sisindihan mo lang tong incense. Mag-offer ka lang ng itlog araw-araw sa loob ng 7 days. Tapos, sindihan mo lang ito. Tapos, magdasal ka na may bigas lang doon sa loob ng banga. Hindi mo kailangan gumawa ng ganito din ng banga or ng palayok na may baybayin. Pero maganda rin siya kung may susulat ka na prayer mo dito. Kasi parang everyday devotion mo siya for 7 days. Nahingi ka ng gabay at i-acknowledge natin or kikilalanin natin yung presensya ng mga diwatang paparating ng hangin nga mula sa timog kanluran at ng diwatang ulan mula sa kalangitan. Ayun lang mga malaya at sana mayroon kayong konting natutunan sa video na ito kahit na nagbahagi lamang ako ng ginawa ko nitong mga nakarang araw. Okay, so mabuhay kayong lahat at stay safe dahil magtatag-ulan na at sana bigyan nga talaga tayo ng sapat na ulan at hindi sobra-sobra para naman hindi tayo mapahamak at walang bahain. Bye-bye for na mga malaya, maraming salamat, mabuhay kayong lahat.